Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot, ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y suma sa iyo. Hindi ka maaano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Tumigil siya roon sa loob ng 1 taon at 6 na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang sigalyon ang maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Hinihikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas, wika nila. Magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galyon, "Kung ang usaping ito ay tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit ang sakdal ninyo ay tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo, kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na iyan. Bahala na kayo." At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaban nila si Sustenes, ang tagapamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman. Ngunit hindi ito pinansin ni Galyon. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Korinto, saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Caesarea, nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya at naglayag siya patungong Syria kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumagal si Pablo sa Korinto ng 1 taon at 6 na buwan. Hindi naging madali ang pananatili niya roon. Mahirap turuan ang mga tao at mahirap din silang pag-isahin. Kaya pinalakas ang loob ni Pablo ng isang pangitain ng Panginoon na nagsabi sa kanya, "Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil sapagkat ako ay sumasayo." Marahil may mga banta na sa buhay mismo ni Pablo. Marami din ang kumukontra sa kanya. Pero binigyan siya ng assurance ang pangitain na marami din ang tagasunod ni Jesus sa lugar na ito. Nangyari nga ang kinatatakutang banta kay Pablo. Isang araw, dinakip siya at kinaladkad sa hukuman. Mabuti na lang, hindi interesado ang gobernador ng mga Romano sa probinsya ng Akaya na pumasok sa internal quarrels ng mga Hudyo. Sinabi ni Galyon na wala siyang balak na magbigay ng pasya tungkol sa pangrelihiyosong usapin ng mga Hudyo. Ayon sa kanya, ang isyu ng mga Hudyo kay Pablo ay isang internal matter ng mga Hudyo. Sila na ang maghatol sa usaping iyon ayon sa kanilang batas. Upang matawag ang pansin niya, sinunggaban ng mga kaaway ni Pablo si Sostenes, ang tagapamahala ng sinagoga, at binugbog siya. Hindi man sila pinansin ni Galyon. Pero ayaw ni Pablo na maging mainit pa siya sa lungsod.
Kaya pagkalipas ng ilang araw, umalis na lang siya ng kusa patungong Syria. Sumama sa kanya ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Identified ang mag-asawang ito kay Pablo at maaring naging mainit din sila sa mga tao. Matatagpuan uli ni Pablo ang mag-asawang ito sa Roma pagkaraan ng ilang taon. Hindi naman pinababayaan ng Panginoon ang kanyang alagad sa kanilang pagmimisyon. Ini-encourage niya sila sa pamamagitan ng pangitain. Si Pablo ay may malapit na relasyon kay Jesus, kaya nararamdaman niya ang kanyang presensya. Kaya ang salita sa kanya ng Panginoon ay, huwag matakot, ipagpatuloy, huwag titigil. Baka iyan din ang assurance ng Panginoon sa atin. Kapag nakararanas tayo ng hindrances o problem sa ating gawain para sa Kanya, huwag matakot, ipagpatuloy, huwag titigil. Ang Kanyang tanging assurance lang ay, sumasayo ako. Hindi ba ito ang huling salita ni Jesus sa mga alagad noong pinadala sila sa buong mundo? Sabi niya, ako'y kasama ninyo hanggang sa wakas ng panahon. The presence of Jesus is our assurance. Kaya mahalaga na palagi tayong aware sa kanyang presensya. Patatagin mo ang aming loob o Panginoong Jesus kapag kami ay nanghihina. Ipadamo mo sa amin ang iyong presensya. Alam naming nandiyan ka naman lagi. Pero madalas, hindi namin ito napapahalagahan. Manatili ka sa amin, o Panginoong Jesus. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.